Magandang umaga, Pilipinas. Unang balita, hostage pa rin tayo ng mga kano. Alamin natin ang mga detalye mula kina Mike Enriquez at Mike Logan. Salamat, Pangit Pulido. Oo nga, nalipin na tayo ng mga Amerikano. Halos lahat kasi ng mga Pilipino ay nagtatrabaho sa kanila. Tinatangkilig din natin ang mga produkto nila na dapat ay sarili natin ang ating tinatangkilig. Katulad ng sabato sa Manigina, magandang tanawin, katulad ng Boracay, Puerto Valera, at iba pa. Kaya dapat sariling pagpiligin ang sarili natin. Jeff? Kahit foreigner, gandang-ganda sa Pinas. Kung tutusin sa mata ng mga Taiwan, kakit-akit ang mga pairs ng sinyanganan, sapagkat kaalialinan ang umiti at maliwalas na pagbati niya sa bisita o bagong pakilala. At syempre, kalat na sa buong mundo ang pag-iiliw na pagtanggap sa banyagang panahon. Back to you, guys. Salamat, Mike at Mike. Foreigners, gandang-ganda sa Pinas. Alamin natin ang mga detalye mula kina Maki Pulido at Arnold Clavio. Salamat, Dolly. Atin natin pag-usapan na hostage pa rin tayo ng mga kano. Hindi may kakalala parte ng pamumuhay nating mga Pilipino ang kultura ng mga kano. Ngunit sa pamumuno din ba kailangan kasali pa din ang mga Amerikano? Alam natin na kaya naman natin resolbahan ang pambansang problema. Yun ay kung hindi nila tayo pamuno at asas kanila. Salamat, Maki at Arnold. Pagkita ng mga ethnic Pinoy, alamin natin ang mga detalye mula kay Akina. Pasok! Salamat, Ted. Narito kami ngayon sa opisina ni Attorney Silang upang makapanayam namin at malaman natin kung ano ang karapatan ng mga ethnic Pinoy. Hey, Attorney, magandang gabi rin sa iyo, Akina. Attorney, ano po bang napapaloob sa mga karapatan ng ethnic Pinoy? Ayon sa Republic Act 8271, karapatan ng mga ethnic Pinoy, may karapatan silang magkaroon ng sariling lupa at may bahagi ito sa kanila mga kasama. Karapatan din nila magkaroon ng sariling pamamahala o self-government at karapatan din nilang palawakin ang paniniwala na tradisyon nila. Para sa ano mga ito? Ang karapatang ito ay ang batas na ito, karapatang ito ay binuo upang magkaroon ng sarili proteksyon at pribilehiyo ng ang mga mamamayan din lang. Ayan, natunghayan na natin ang mga karapatang ethnic Pinoy. Balik tayo, Ted. Salamat, Akina. At ang huli, rumble-rumble ng mga wikang Pilipino mula kay Nay, yo. Maraming mga tao o may katungkulan ang ayaw kay Roberto Añonuevo. Pero maraming umaasa sa kanyang pag-upo ay gagawa siya ng mga proyekto at propaganda para mapalawak at mapayaman ang wikang Pilipino. Bilis ang komunikasyon at mapaunlad ang wikang Pilipino. Ang mga korap sa KWP ang dumidiskaril sa pag-upo ng bagong Direktor General. Dahil gusto nilang manatiling lubak-lubak at liko-liko ang daan kaysa lumakad sa matuwid na pamumuno ng Pangulong Pinoy. Dapat kumilos ang pamahalaan para mapabilis ang paglipat ng administrasyon sa komunikasyon ng wikang Pilipino. Salamat, Neyo! At yan ang nagbabagang balita. Balitan ten ten ten, 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 balitan ten ten ten. Bali ten 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 ten, 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 bali ten 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 ten.